So, ayan guys. Ito yung mga nabili ko sa Hairfix. Ayan, ito yung conditioner, ito yung shampoo, ito yung pang-color, ayan. So, magko-color ako ng kulay gray, ayan. So, ilalagay ko sa description below guys kasi ito ay nag-sale promo sila, buy one take one. So, kung bibili mo siya ng isa, makakahalaga siya ng 289. So, nag-buy one take one sila. So, dalawa yung nabili ko. Buy isang binili ko tapos may pre na isa kasi nga buy one take one. So, ito yung mga kailangan natin. Ito yung cup na to, measuring cup. And then, ito yung hair clips, ayan. And then, ito yung comb or yung brush na may supply. And then, bumili ako nitong hair drip. Madalas kasi towel yung ginagamit ko. So, bumili ako nito. So, ayan guys yung aking mga nabili doon sa Shopee. And then, ang bait-bait ng seller na yan kasi binigyan niya ako ng dalawang pre. Ayan, ito yung pre niya. Ayan, mag-focus ka. Ayan, ito ay ang Pretty Secret na facial mask. And then, bumili ako ng Megan. Ayan. So, yung no-strip pa rin kasi na-addict ako lately itong no-strip na to. Tapos, binigyan din niya ako ng tawag dito, pre na Megan. Ito ay ang peel-off glitter mask set. Ayan. So, bigay lang to. Ano lang niya to sa akin dahil madami akong binili sa kanya. Tapos, bumili din ako sa kanya ng Dermid Castor Oil. Okay na yan. So, ito yun. Tapos, bumili ako ng nail polish remover kasi mahilig ako mag cutics. Ngayon kasi hindi ako nakakapag-cutics kasi medyo nabibusy ako. So, marami pa. So, ang Dermid guys, may binili kasi ako na Dermid. So, ginagawa ko siya ng review. So, ngayon hindi pa kasi masyado talagang totally natapos pa ako doon kasi hindi pa talaga siya naglilisin yung aking mga dark spot or mga scars. So, ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo yung aking buhok ngayon sa kasalukuyan. So, medyo dry na kasi siya talaga. Kailangan ko na talagang magpa-color ng buhok. So, nakikita niyo na ba yung sumpa sa aking buhok? Ayan. So, kailangan ko na talagang magpa-kulay kasi guys, last kulay ko is nung 3 months ago na siguro ngayon. So, ayan. Update ko kayo. Ayan. So, kagabi, naligo na ako. Hindi ko na siya nilagyan ng shampoo. Ano, conditioner. Nag-shampoo lang ako kasi bala ko talaga ngayong araw na to ay mag-color ng buhok. So, ayan. So, walang conditioner yan, guys. Ayan. So, ito yung kasama niya, guys, sa loob ng Hairfix. Ayan. Mayroon siyang developer na kasama. Tapos, meron siyang hair colorant. Ayan. Tapos, meron siyang hair cap. Ayan. Pagkatapos mong mag-color, syempre, lalagyan mo ng hair cap para hindi siya, para maano siya, maluto ng husto at dumikit yung color. Meron siyang dalawang gloves. Ayan, na plastic gloves. Tapos, meron siyang tawag dito, conditioner after mo mag-color ng buhok. So, ngayon guys ay ating ihahalo. Lagyan naman natin itong developer. So, ihahalo lang natin itong developer na to dito para siya mag-mix. So, wala ka nang ilalagay dito maliban dito sa developer. So, nalagay ko na yung dalawa. So, ayan. Ayan guys, okay na siya. Ngayon, ilalagay ko na, aayusin ko na yung buhok ko para hindi siya dumikit dito sa ano natin. So, ngayon. Ayan. Para masubukan na natin to. So, ganito pala yun. So, yung buhok ko guys, ayan, ang itsura niya. So, patayin ko lang electric pan. So, ganito yung itsura niya yung buhok ko ngayon. Ayan, yung lumang
color niya. So, ayan, kung makikita niyo, talagang yung kulay niya ay hindi na talaga pantay. So, ito yung kabila. So, gusto ko talagang matakpan na siya. So, ngayon, ayan, sobrang init lang. Ayan, wala ako ng supply. And then, supply natin para, ayan, kulay na tayo. So, unahin ko dito, lagyan. Good, kasi ako lang mag-isang gumagawa. So, gagawin ko na lang, ayan, gaganatin ko na lang siya. Ayan. So, kaya na mag-focus. So, ayan. Kailangan ko may salamin. Para, ay, mali. Tapos mag-gloves. Guys, antayin na lang natin ng 30 minutes kasi yung nakalagay doon 30 minutes. So, ayan, natapos na ako magkulo ng buhok. Ayan. Update ko kayo guys kung ano yung kalalabasan ng aking color ng aking buhok. So, ayan, ginamit ko na yung hair cap. Ayan. So, ayan. Update kita guys kung... Ayan guys, babalawan ko na siya ngayon dahil... Kaya ako lang bang ganito guys, sobrang init na ng buhok ko. As in, ang hindi, pag hinahawakan ko, ayun o, sobrang init. Alam mo yung binababal siya ng mainit na tubig. Hindi ko alam kung ako lang talaga yung ganito, pero nagtataka lang ako, natatakot ako kasi sobrang init talaga. Ayun o, kung nahahawakan nyo lang, sobrang init. Alam nyo yung... parang nilubog siya sa ano, sa mainit na tubig na pinakuluan. Sobrang init, kaya gusto ko nang maligo. So, ayan, malapit na siyang mag 2 p.m. kasi natapos ako 1:30. So, dapat talaga ang ano lang niya is, sorry sa aking background naman, may nakasabit na plastic. So, dapat 20 minutes to 30 minutes lang siya, pero ginawa kong 30 minutes para talagang kapit na kapit yung kulay. So let's see kung kakapit yung color niya. Ayan. And then ngayon gagamitin ko na yung tawag dito, yung so dahil dalawa yung ginamit ko na pang color, dalawa din yung pre na conditioner yung nandito. So titingnan ko kung kakasya to sa akin kasi ma-conditioner talaga ako. So update ko kayo guys later after kong maligo. So ayan guys, ipo-blower ko lang yung aking buhok. Ito na yung kinalabasan niya. Ayan. Sobrang ganda niya, guys. Kahit pagka naaarawan siya, sobrang ganda niya. So, basa pa yung aking buhok. Tapos na ako mag-blower. Ganito na itsura niya yung aking buhok. So, ilalapit ko lang. Ayan. Sobrang ganda niya, guys. Kasi yung color black dito, naging para siyang tawag dito, para na siyang naging blonde. Ayan. So, tapos, hindi siya matigas sa buhok. Kanina kasi matigas yung buhok ko dahil naka-bleach yung buhok ko. So, napansin ko lang na ang lambot niya, lalo na yung conditioner ng hair fix ng kasama dun sa colorant. Sobrang lambot sa buhok at ang bango niya. So, yung kahit yung pangkulay guys, sobrang hindi siya matapang, wala siyang amoy. Tapos, ano lang siya, mabango sa buhok. Tapos, yung conditioner niya, mabango din sa buhok. So, ngayon guys, ayan, ipaplancha ko lang ng konti yung aking buhok. Ayan, para hindi naman siya sobrang dry. Tapos, ang napansin ko din,
sobrang kasing dry talaga ng buhok ko. Sobrang dry talaga ang buhok ko dahil nga hindi na ako nakakapagpa treatment ng buhok ko dahil gusto ko sana magpa-reban kaso nga bawal dahil nga yung buhok ko naka-bleach. So hindi pa tinatanggap hanggang keratin blowout, Brazilian blowout lang ako. So tinatamad kasi ako pumunta ng parlor. So ayan, dito na lang ako sa bahay, bumibili na lang ako ng mga pangkulay or yung pang ano sa buhok. Ako na lang kasi may mga gamit naman ako. So ngayon guys, papadaanan ko lang siya ng plancha ng konti, bahagya lang kasi after a week siguro, kasi 3 days ko muna siya bagong paliguan para kapit na kapit talaga yung kulay niya sa buhok. So ipa-Brazilian blowout ko after 3 days pagkatapos ko maligo, pag nabanlawan na siya ng 3 days. So ikikeratin ko siya para mas maganda siya, makintab at shiny talaga. So ngayon guys, okay na siya kahit hindi ko na siya i-plancha sana kasi hindi naman siya ganun ka-dry. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi talaga siya dry. Malambot yung buhok ko dito sa Hairfix. Unlike sa ibang color na ginagamit ko na sobra talaga siyang, ang tawag dito, sobra talaga siyang matigas sa buhok pagkakatapos kong maglagay ng color. So ngayon guys, papadaanan ko lang ng plancha para hindi naman siya ganun kabuhaghag kasi sobrang buhaghag niya. Ayan na nga guys, natapos na akong magplantsa ng aking buhok. So ito na yung kinalabasan ng buhok ko. Ayan, ikita nyo. Susum ko lang. So, ayan. Itong dito ko, ayan, dito, black talaga siya. So ngayon para na siya may pagka pula na. Ngayon, ito na yung tsura ng buhok ko. So sobrang lambot niya, ayan o, sobrang lambot niya. Ayan o. Sobrang lambot niya guys. Ayan o. So, hindi siya dry. Hindi siya dry talaga sa buhok. So, ngayon lalagyan muna natin ng hair fix na keratin straight. Ayan. So, i-shake lang natin. Then, spray. Para hindi siya dry. Ang bango. Diba? So, ayan. Kasi may mga tumitikwas-tikwas dito sa buhok ko. So, suklayan lang natin. Ayan. So, ayan. So, ayan lamang guys. So, ang sasabi ko dito sa hair fix na colorant na to or yung hair fix na pang color ng buhok ay sobrang ganda niya. Malambot sa buhok, mabango at ang hindi siya mahirap i-apply ha. Kasi nandun na may instruction naman, ihahalo mo lang siya unlike sa iba na kailangan mo pang itantya-tantya. So, ito hindi. So, maganda siya, mabango sa buhok. Lalo na yung conditioner niya, ang ganda, malambot sa buhok. So, ayan. Pero, ang isa sa mga ano ko, natakot lang ako kasi sobrang init nung nilagyan ko siya ng shower cap kanina. Sobrang init niya talaga. Nag-alala lang ako. Pero, tama nga, kailangan 20 to 30 minutes, kailangan mo siyang ibabad para makuha mo, ma-achieve mo yung color niya. So, guys, dapat in-expect ko color gray, ganitong kulay ng damit ko. Hindi kasi, hindi siya ganun ang kulay na lumabas dahil nga, may kulay pa ako dyan, tapos naka-bleach pa yung buhok ko, so nagpatong-patong na yung color niya. So, maganda naman ang kinalabasan niya, kahit hindi siya color gray, para siyang ash blonde na, yung parang ganun yung color niya. So, ayan lamang guys, maraming salamat. So, ilalagay ko sa description below kung saan ko siya na-order na buy one take one yung hair fix na yon kasi nag-sell lang sila. Pero kung bibili mo talaga siya na original, nasa 289 something, mga ganun, 200 plus,
or mga 299. Hindi, depende sa store na pagbibilhan mo ng online. Pero lahat naman siya, authentic, original na hair fix. Kasi marami siya mga tinipangan nyo ulit ng aking mga bagong video na aking gagawin. Marami pa akong i-review. So, ito na muna ngayon. So guys, bili kayo nito. Hindi kayo magsisisi kasi sobrang ganda niya. Malambot talaga siya sa buhok. Mabango. So, ayun lamang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Sobrang ganda. Ayan. Shout out. Shout out. Guys, kung makikita nyo, katatapos ko lang mag, anong tawag dito? Blowout. So, kung makikita nyo, sobrang lambot ng aking buhok. Ayan. Ayan.